Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa atin pong panauhing pari, magandang umaga po, Father Robert Laad. Sa bayan po ng Diyos, dito po sa Pulong Buhangin, Santa Maria, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Binuksan po ni San Marcos ang kanyang ulat tungkol po sa ministeryo ni Jesus sa Galilea sa isang araw ng pagpapagaling sa Kapernaum. Pagkatapos po ng unang himala ng pagpapalaya sa masamang espiritu na nabasa at pinagnilayan po natin noon pong nakaraang linggo, dumating naman ngayon ang pagpapagaling sa biyanan ni Simon na sinundan ng isang pangkahalatang buod ng mga himala sa paglubog ng araw. Ito po yung paglapit ng mga taong may mga karamdaman kay Jesus at kung paano po siya nagpalayas ng demonyo noong araw po na iyon. Yun po yung pinakabuod ng gawain at ng misyon ni Jesus noong araw po na iyon. At mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy po ng pagpapahayag ng mabuting balita, binigyan ni San Marcos ng diin ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagpapakita na si Jesus ay bumangon ng maaga. Una, upang manalangin, at ang ikalawa, para lumipat sa ibang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang misyon na ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang panig ng daigdig. At sa linggo pong ito, mga minamahal kong kapatid, mayroon po tayong tatlong punto na maganda pong pagnilayan sa araw po na ito. Una, Jesus healed. Nagpagaling si Jesus. Sa unang pagbasa po, inilarawan sa atin ang buhay ng tao bilang sagana sa hirap at tila isang alipin ng paggawa. Kung babasahin po natin ang aklat ni Job, ipinapaliwanag po sa atin kung papaanong namuhay si Job ng tapat sa Diyos. Kung papaanong kahit na po namatay po ang kanya pong mga anak, na nawala po ang kanya pong mga ari-arian, naging tapat pa rin si Job sa pagtawag ng Diyos. Kahit na po nagkasakit si Job, kahit na po naaagnas na ang kanya pong mga balat, naging tapat pa rin si Job sa pagtawag ng Diyos. Ito po yung pumukaw ng atensyon ng Diyos kung bakit dumating si Jesus bilang kaligtasan ng mga tao. Napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan. Ibinunyag ang kadakilaan sa pamamagitan ng pagtataas sa kalagayan nating mga tao. He endures courageously the misfortune of life. Dinanas ni Jesus ang hirap na pinagdaraanan nating mga tao upang makita at maramdaman natin na kaisa natin siya sa paghihirap na ito. And that is the reason why God gave His only Son to restore us and to save us from our sins. Kasabay ng pagliligtas ni Jesus ay ang pagbubuo ng atin pong pagkatao. At ito po yung dahilan kung bakit nagpapagaling si Jesus. Gusto niya po tayong manumbalik at gumaling ang atin pong buong pagkatao. Nagpagaling si Jesus. Mga minamahal kong kapatid, ito din po yung panawagan sa bawat isa po sa atin, ang magpagaling ng atin pong mga kapwa. Bagamat hindi po tayo katulad ni Jesus na makapagpapagaling ng mga sakit ng iba pong mga tao, pero sa kabilang banda, kaya po natin magpagaling ng kalooban at ng dinaranas ng ibang tao. Kung paanong babalikan po natin ang pagninilay po na atin noong nakaraang linggo, sa unang punto po, atin pong pinagnilayan na ang bawat isa po sa atin ay kinakailangan na magsalita katulad ni Jesus. Sa pamamagitan po ng pagsasalita po natin ng magaganda sa atin pong mga kapwa, sa pamamagitan po ng paggawa po natin ng mga mabubuti sa atin pong kapwa, pinapagaling po natin at pinapagaan ang nararamdaman
ng atin pong mga kapwa. Kung papaanong kaya po natin maibigay ang atin pong mga balikat sa atin pong mga kapwa-tao. O ito, ang aking balikat, pwede mong iyakan. Pwede mong sandalan. Ito ang aking mga kamay. Handa na dumamay at handa na samahan ka sa paglakad mo sa buhay. Mga minamahal kong kapatid, sa ganitong pong paraan, sa ganitong pong mga simpleng pamamaraan, nakapagbabawas po tayo ng nararamdaman ng atin pong kapwa. Kung papaanong tayo ay nagiging bahagi upang ang mga umiiyak natin mga kapwa-tao ay unti-unti na nababawasan ang kanila pong hirap, nakapagpapagaling po tayo ng kalooban ng atin pong mga kapwa-tao. Hindi na po tayo yung magdaragdag ng paghihirap po na kanila pong dinaranas sa araw-araw po nilang pamumuhay. Ito po yung panawagan sa bawat isa po sa atin kung papaano po tayo makapagpapagaling. At sa mga punto pong ito, mga minamahal ko pong kapatid, tulungan po natin ang atin pong kapwa-tao na makabangon pong muli katulad ng ginawa ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang atin pong kagalingan. Si Jesus ang atin pong kaligtasan. Ang bawat isa din po sa atin ay nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kalakasan. Ang tanong po sa bawat isa po sa atin, kaya po kaya natin magpagaling? Kaya po kaya natin magbigay ng kagalingan? At kaya po kaya natin magbigay ng kalakasan? Ikalawa po, mga minamahal kong kapatid, Jesus prayed. Nanalangin si Jesus. Ipinapaalala ni Jesus sa atin ang buhay pananalangin. Malinaw po na ipinahayag sa atin sa mabuting balita na si Jesus ay bumangon ng maaga upang manalangin. Si Jesus na anak ng Diyos ay nanalangin sa kanyang amang nasa langit. Kinakailangan din po natin manalangin, mga minamahal kong kapatid, upang maunawaan po natin ang mga pangyayari sa atin pong mga buhay. Upang maging tapat tayong lalo sa kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Jesus teaches us to pray like Him in all circumstances of our lives, sapagkat ito po ang magiging lakas ng bawat isa po sa atin. Ito ang magsisilbing sandata natin sa hamon ng atin pong mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, sa panahon po natin kasi ngayon, marami na po sa atin ang nakakakalimot magdasal. Minsan, lumalapit na lamang po tayo sa Diyos kapag po nalulungkot na po ang atin pong mga puso. Kapag po nakakaramdam na po tayo ng mga sakit sa atin pong mga katawan. Kapag po humaharap na tayo sa matinding pagsubok ng buhay. But Jesus reminds us to pray kahit ano na po yung nararamdaman natin. Kahit na po dumaranas tayo ng kalungkutan, ng kasiyahan, ng mga pagsubok sa buhay o sa pagdanas natin ng tagumpay sa buhay, inaanyayahan po tayo ng Diyos, inaanyayahan po tayo ni Jesus na huwag makalimot sa atin pong pagdarasal. At ito po yung panawagan sa bawat isa po sa atin. Kung papaanong sinabi ni Santa Teresita ng Calcutta, tayo ay kinakailangang manalangin para sa mga taong hindi nananalangin. Inaanyayahan po tayo ng Diyos. Pinananawagan po ni Santa Teresita ng Calcutta kung papaano pong kinakailangan po natin manalangin alang-alang sa mga taong hindi nananalangin. Sino po yung nanood ng Rewind? Sino po yung nanood?
Hindi ba po mapapansin po natin doon si John at saka po yung kanyang anak? Kung papaanong si John ay busy po sa kanya pong trabaho, busy po sa kanya pong mga ginagawa, dahil ang lagi po niyang excuses ay para sa pamilya, para po sa kanya pong anak, para po sa kanya pong asawa, para po sa kinabukasan ng kanila pong pamilya. Pero ano po yung ginawa nung bata po doon, nung nakita po ni John? Ang sabi po niya, ipinagdarasal po niya yung kanyang ama kay Lods. At mga minamahal kong kapatid, ganun po yung panawagan sa bawat isa po sa atin. Na ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang manalangin para sa mga taong hindi kayang manalangin para po sa kanila pong mga sarili. Na kung papaanong kung inyo pong mga asawa ay pumapasok po sa trabaho at hindi po nakapagdarasal, kung papaanong ang inyo pong mga anak na busy po sa eskwelahan at hindi na po makuhang magdasal at magpasalamat sa Diyos, kinakailangan na ang bawat isa po sa atin ay pinagdarasal po natin sila. Gaano po ba natin sabihin na, Lord, gabayan niyo po yung asawa ko sa pagpunta po nila sa kanila pong trabaho. Lord, gabayan niyo po at bigyan niyo po ng kaliwanagan ng isipan ng akin pong mga anak upang matuto sa eskwelahan. Lord, ipinagdarasal ko po yung mga tao na hindi po nakapagdarasal papunta po sa kanila pong mga gawain sa buhay. Ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan na magdasal. Kaya nga po tayo lumalapit sa simbahan. Kaya nga po tayo linggo-linggong nakikinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan po natin ng lakipan ng pananalangin upang sa paglabas po natin ng simbahang ito, makita po natin ang kalooban ng Diyos at ang utos ng Diyos sa bawat isa po sa atin kung papaano po tayo magmimisyon sa atin pong mga kapwa. At ito po yung ikatlo at panghuli na dapat po natin pagnilayan sa linggo po na ito. Jesus was sent. Sinugo si Jesus. Sinabi ni Jesus kay Simon at sa kanya pong mga kasama, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbahayan upang doon ay mangaral. Sa pagpapahayo po ni Jesus ng kanya pong mga alagad, inaatasan din po ang bawat isa po sa atin na humayo po upang ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. Hindi po yung ihinto na lamang po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos dito po sa simbahan at hindi na po tayo magmimisyon paglabas po natin ng simbahang ito. Kaya nga po ang ipinapahayag po ng pari pagkatapos po ng misa, ite misa est, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Hahayo po tayo upang magpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Hahayo po tayo upang tayo po ay gumawa ng mabuti sa atin pong mga kapwa. Hahayo po tayo upang maging kaanib po tayo ng mga alagad ni Jesus sa pagpapahayag po ng mabuting balita. Inaanyayahan po tayo na patuloy na ibahagi si Jesus sa atin pong mga kapwa. Kaya nga po sa mga pagkakataon pong ito, hayaan niyo po na sulitin ko po ang mga oras na ito upang magpasalamat po sa bawat isa po sa inyo. Sapagkat bukas po ay ako po ay hayo na sa panibagong misyon na ipinagkaloob po ng Diyos sa akin po, sa amin po bilang mga diakono. Kami po ay magkakaroon po ng change of schedule po, ng assignment po. So mayroon pong pupunta dito na panibagong diakono. Ako po ay mapupunta kay Bishop para po makasama po niya sa mga gampanin at gawain po dito po sa atin pong diocese. Yun po yung paghayo na sinasabi ng Diyos sa bawat isa po sa amin.
Yun po yung paghayo na sinasabi ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Mayroon po tayong mga misyon at sana po patuloy po natin ambisyonin ang misyon ni Kristo. Kung papaanong ang bawat isa po sa atin mayroon pong misyon para sa atin pong mga sarili, mayroon pong misyon para sa atin pong mga pamilya, at mayroon pong misyon para sa atin pong lipunan. Na ang misyon po natin sa atin pong mga pagkatao, na kapag ka nakarinig na tayo ng salita ng Diyos, nagpahayag na po tayo ng salita ng Diyos, kinakailangan meron pong transformation sa atin pong mga puso. Yung pagbabago ng kalooban, yung pagbabago ng atin pong mga puso. Pagbabago tungo sa paglilingkod kay Kristo. Inaanyayahan na tayo na maglingkod. Sabi nga po doon sa ikalawang pagbasa, ang tagumpay natin o ang misyon ng tagumpay na ito ay yung magpahayag tayo ng walang hinihintay na kabayaran sa atin pong ginagawang pagmimisyon. Maglilingkod ka ng walang bayad mula sa mga taong pinaglilingkuran mo. At ang paglilingkod po sa simbahan, lagi po iyan na tinatawag po nating gratis. Pasasalamat lang po lagi. Wala pong hinihintay na kabayaran ang paglilingkod sa atin pong lipunan, sa atin pong kapwa-tao. Ikalawa yung misyon po natin sa pamilya. Ito po yung pinakamahirap na misyon po para sa bawat isa po sa atin. Kung papaano din po natin hihikayatin yung atin pong mga pamilya papalapit po sa Diyos. Kung papaanong kinakailangan po sa atin pong mga pamilya, gawin po nating sentro ng atin pong pagmamahalan ang atin pong pagmamahalan ng atin pong pamilya ang Diyos. Sapagkat kapag kumilos po ang Diyos sa atin pong mga pamilya, magkakaroon po ng pagkakaisa. Magkakaroon po ng pagmamahalan. Magkakaroon po ang bawat isa ng pagtutulungan upang maipahayag po natin sa atin pong mga buhay ang pagkilos ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong mga magulang, kinakailangan po nating turuan ang atin pong mga anak kung papaano magdasal. Yung prayer, yung grace before meal, malaking bagay na po iyon. Yung pagsa-sign of the cross, maturuan lang po natin yung atin pong mga anak, malaking bagay na po iyon na makatutulong po sa kanila pong pananampalataya. Inilalapit po natin ang atin pong mga anak, ang atin pong pamilya sa simbahan at sa atin pong Panginoong Hesukristo. At ang misyon po natin sa lipunan, sa panahon po ngayon na mas nade-demoralize na po ang iba't ibang pag-iisip ng atin pong mga kapwa-tao, na kung papaanong ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nananatiling mali o ang mali ay nananatiling tama, kinakailangan po natin magmisyon sa atin pong lipunan. Tumayo po tayo sa katotohanan. Magpahayag po tayo ng katotohanan sa atin pong mga kapwa. Kahit na ang kapalit nito, kahit na ang kabayaran nito, ay ang atin pong pagkatao. Sapagkat si Jesus nga, sa pagmimisyon niya sa kanya pong mga kapwa-tao, marami po ang hindi po naniwala sa kanya. Marami po ang tumalikod sa kanya. Marami po ang nilurhan po siya sa pagpapahayag po ng katotohanan sa sambayanan. At gayon din po tayo, yakapin po natin ang krus ni Kristo. Yakapin po natin ang misyon ni Kristo, na ang bawat isa po sa atin ay hindi po natin kayang i-please. Hindi po natin kayang suyuin upang gumawa po ng mga bagay na mas makabubuti para po sa kanila.
Pero ang mahalaga, gumagawa at kumikilos po tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, tatlong bagay ang itinuturo po sa atin ni Jesus. Magpagaling po tayo, magdasal po tayo, at ambisyonin po natin ang misyon ni Kristo. At sa mga punto pong ito, kapag po nagawa po natin ito unti-unti, nakikihati na po tayo sa krus ni Kristo. Bagamat mabigat, bagamat walang magaan sa pagsunod kay Kristo, pero binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay hindi po niya tayo iiwan sa pamamaraan na itinuro po niya sa bawat isa po sa atin. Amen.